ayan ang difference, guys. Ito yung may foundation. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Sabel Fortes, and if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. Today, isa na namang review from iMagic Professional Cosmetics. And this time, I have 4 products from iMagic ang i-review natin sa araw na ito. So, the first one is yung liquid foundation, brow mascara, concealer, corrector, gloss, lipstick nila. So, guys, sana magustuhan nyo ang gagawin kong review video ngayon para sa inyo. So, keep on na watching till the end of the video. So, ayan. Itong packaging niya, guys. Ang description niya, guys, is full coverage foundation, blends instantly to cover dark spots, blemishes, scars, and hyperpigmentation for a flawless complexion. The full coverage foundation is formulated with high load pigments for total coverage. It will create the perfect canvas for flawless. Etong ano niya, 12 months after opening, ang shelf life niya, guys. So, let's start now. Nalagay ko na ng moisturizer ang aking face. And then, wala akong nilagay na iba, only moisturizer. Para matest out natin kung full coverage nga ba talaga ang foundation na to. So, ayan guys, as you can see, ayan yung condition ng aking skin. Meron siyang mga blemishes. Meron siya ng, what you call that, pigmentation. Ayan, discoloration, meron siya ng redness, meron siya ng mga bumps, ayan, ayan, lahat-lahat meron yan, guys. So, tingnan nyo later, after na, ayan, nangangati pa dito, ilagay ko ang foundation. So, ang gagawin natin, guys, dito muna siya sa kabila, para makompare na kung ano yung difference ng foundation, kung na-cover ba niya talaga ang aking mga, kailangan na takpan sa aking face. So, dito ko muna siya ilalagay, no, guys, para makita nyo kasi mas marami ang tatakpan dito. Tingnan nyo lang siya makilis, guys. Pero kung lalapitan nyo siya, makikita nyo dyan yung discoloration ng aking face. And I don't know where I got that. Ayan, maputi siya, guys. Wala akong nilagay sa aming under eye, guys. Para matest natin kung hanggang saan ang coverage niya, guys. At as you can see, ayan, maputi siya sa aking skin tone. Ayan. Kasi para siyang ano, para siyang ivory. Ivory is maputi sa akin unless na lang may mga ibang ivory na pag na-blend mo na, nakikisama naman siya sa akin. Ayan, guys. Ayan. Aha. Did you see the difference? Ayan. So, kailangan pala siya ng mabilis at medyo kailangan sa kanya, guys, yung mabilisan na blend. Ayan, guys, first layer lang siya, pero kung titingnan nyo at nakikita ko dito sa aking mirror, ayan. Yung iba, natakpan siya, guys. Pero yung discoloration ko, kita pa rin dito. O, ayan. Kita pa rin siya. First layer pa lang yung nilagay ko, guys. Ha? First layer pa lang. So, another layer, guys. Lalagay ulit ako ng panipago. Ayan. Ayan, guys. Lalagay ko siya through my fingertips. Lalagay natin doon sa may kailangan itago. So, ayan, guys, ang merong foundation dito sa kabila, at eto naman yung wala. Ayan. So, nagblend naman sa akin yung foundation, hindi naman siya ganun ka puti. Sakto lang. Pero it looks flawless. Ayan, oh. Ay, may ano pa siya, oh. May padu effect pa siya, guys. Ayan.
Ayan. So, second coat ang nilagay ko, second layer, pero labas pa rin ang aking discoloration dito sa part na to, at hindi niya talaga matakpan. So, my first impression, right after application, ayan guys, smooth ang face ko, and then madali matuyo yung foundation, and then hindi siya sticky, and then flawless ang dating. Natakpan niya ang redness ng aking face, kasi dito may redness ako, ayan, dahil pag naglalagay ko ng moisturizer, ayan, may redness, pero dito sa isa wala, ayan. So, ayan ang pagkakaiba guys, and then natakpan rin niya ang under eye ko, yung medyo may pagka-dark ng konti, natakpan niya rin, ayan. Yung ano mga part guys na mga kailangan talaga matakpan, doon kayo mag-ano, doon kayo mag-concentrate paglagay ng foundation. Pero kung consistency ng foundation is a little bit watery and sticky. Yun. Then, oh, it's running. Yun. And then second layer lang dito guys, anong third layer ko in this part na meron ng discoloration. First layer lang to guys sa kabila ha, dito, first layer lang. And yung amoy niya guys, wala naman siyang gaanong amoy. Oh, ayan na guys, ang difference, and ito yung first layer, dahil hindi naman masyado, wala naman masyadong tatakpan dito sa akin. Dito lang, parang may mark siya dito na hindi ko maintindihan. Ayan the discoloration niya. Maybe I'll put another layer. Ito, second layer to guys, dito. Thoughts ko about this product, this Eye Magic Full Coverage Foundation. Pansin ko guys, flawless naman siya tingnan, soft sa face, lightweight ang feel mo, and then as in parang wala kang foundation on your face. Para sa akin guys, medium coverage lang siya. Hindi siya full coverage for my experience. Kasi dito, dinagdaga ko na siya ng another layer. Ayan, nandyan pa rin. Kita pa naman siya. Flawless siya tingnan sa aking camera. Ganda siya tingnan. Pero, kung titingnan ko siya dito sa aking mirror, nagkikake siya sa aking guys, and then na-emphasize yung aking dito. Lines ko dito, na-emphasize siya. Ayan. Nag-settle yung ano, yung product sa lines ng aking face. Ayan. Nag-settle siya sa aking pores. Ayan. And then, yung coverage na guys is only medium coverage siya guys sa akin. Hindi niya natakpan yung ibang discoloration ng aking face. Like here. Here. Kasi kung papatunga ko pa siya ng another layer guys, lalo siya magkikiki sa aking face kasi ano siya guys, it's a matte foundation. Hindi kaya siya nagkiki sa akin. Depende sa environment. Kung, of course, syempre, pag aircon oil na lalabas sa iyong face kasi nasa air condition ka. Pero once na lumabas ka sa air condition na room, mainit, yun, doon mo matitest out ang isang foundation kung talagang hindi siya mag-ano ng oil sa iyong face. So, yan ang first impression ko sa foundation na to. Hindi siya full coverage para sa akin. Isa medium coverage. And then, nag-cakey siya sa part ng aking nose. And then, sa mga fine lines ko, nag-settle siya doon. And then, ang maganda sa kanya is lightweight. And you cannot feel that you have something on your face. And then, flawless naman ang dating niya. As you can see. And then, isang pa sa kanya, yung shade ng foundation, hindi siya yung tugma sa pangalan talaga niya. Kasi kung buff beige siya, hindi siya ganyang kaputi. Ang mga buff beige na shade is darker sa shade na nandito sa akin. Maglalagay tayo ng concealer. Maglalagay tayo ng concealer. And concealer and corrector. Corrector ang nakalagay dito, hindi corrector. 12 months din ang shelf life niya guys. Kuha kong shade is warm ivory.
agad. Parang kaparang siya nung ano, nung foundation ng Sansan. Liquid foundation ng Sansan. Ganito yung amoy. So, maglalagay tayo sa under eye ko. Tingnan natin kung matatakpan niya. Mababrighten ba niya ang aking under eye? Setting powder after this. Madali siyang matuyo, guys. Same with the foundation. Kailangan paglagay mo, let agad. And guys, and then, napansin ko, hindi naman niya natakpan ang problema ng under eye ko. Andyan pa rin yung puffiness niya. And then, na-brighten lang yung aking eyes. Chido, the shade of Creamy Glow. Bebrat ko agad siya. Okay guys, and ito na. View ko ng foundation tsaka yung concealer corrector. So, babalik ako guys. And see you later, alligator. Okay guys, and here's the another one that I'm going to review today is the mascara, eyebrow mascara of Eye Magic. And ito siya guys, ayan. Number 2, ang nakuha kong shade. Okay naman siya guys, kaso nga lang ano, kailangan lang talaga ng medyo ingat lang sa pag-a-apply kasi medyo ano nga siya, watery ang ano, ang formulation ng product. So, kung hindi masyado, hindi mag-iingat, mapupunta lang sa skin. Ayan guys. So, medyo ano ako, baka mapupunta lang sa skin. So, pero, so far may nailagay naman ako sa aking hair ng aking pro. So, maganda naman ang ano niya guys. Ang naging outcome niya is Eye Magic also Color Lip Gloss 7ml. Ayan siya guys. Marami silang shade na ganito guys. Isa lang kinuha ko kasi I just want to test it out kung okay ba siya. 6 months lang yung shelf life ng lipstick. Ganyan siya ang ano yung container nito. Maganda ang ano niya guys, para sosyal ng mga ano nila packaging guys. So ayan. Ano naman siya guys, ano naman siya guys, soft naman siya, i-swipe at hindi siya mahirap i-ano i-apply. Try natin kung kiss proof ba siya. Ayan guys, ha? Nagta-transfer siya. Pero yung niya, yung product is matte. Maganda ang kulay niya guys. 6:30 guys. It's 6:30 PM. Update ko kayo kung ano ang magiging performance ng mga product na to. So, before that, kailangan natin na setting powder para sa final touch. Final touch natin. Pasensya na kayo guys kung ano maririnig nyo. Kasi nagkakantahan sila sa baba eh. Na road to 2K na tayo guys, and meron akong prepare para sa inyo na giveaway, and ang makakakuha ng giveaway is tatlo po ang mananalo sa inyo ng giveaway. So ang mechanics po is kailangan po nakasubscribe kayo sa aking channel, or kung hindi pa man po kayo nakasubscribe,
subscribe na po kayo. And then, residents of Philippines only ang pwedeng sumali kasi mahirap po magpa-ship overseas. So, kung meron kayong mga kamag-anak na nandito sa Philippines, pwede po sa kanila isend kung sakali man manalo kayo. Isa kayo sa mananalo. So, gagawing pag-giveaway once na na-reach ko na po ang 2K. And beauty products po ang aking ipag-giveaway and beauty tools. Okay? Thanksgiving for reaching 2K soon. Kaya, that's all for now and thank you so much guys for watching and sana nagustuhan yung video na ginawa ko ngayon para sa inyo. So, bye! Hello guys! I'm now back with my final updates. First, sa foundation tayo guys. Foundation, it's not fits on my skin condition and skin types. Kasi yung foundation, nag-cakey siya sa aking face. Maganda siya tingnan dyan sa camera, pero in person, cakey na siya sa akin, guys. So, maybe in some skin types, baka maganda ang outcome ng foundation na to. This one. This one is yung lipstick. Ang lipstick, maganda siya guys. Even yung shade niya, napaka-opaque. At isang swipe mo lang, labas na ang pinaka-shade niya. Maganda rin siya guys kasi matte, but hindi siya waterproof. Hindi siya kiss-proof. So, nagtatransfer siya. Yan ang evidence. Kumain ako ng something oily. A little bit oily food. Ayan, natanggal agad siya. Pero yung inner part lang naman ng labi ko ang natanggalan ng lipstick. So, sa labas, nandun pa rin sila. Okay pa rin naman. Tapos, ang maganda sa kanya, hindi na-emphasize yung dryness ng lips mo after ng application. But after I eat, ayan na siya. Nakita na yung ano dryness ng lips ko. Next is yung brow mascara. I like the brow mascara. Ayan siya guys. Intact pa rin siya sa aking brow. Pero ang maganda sa kanya, intact siya. Hindi malag siya. Hindi malag nagalaw yung buhok. So, I like the brow mascara. So, the lipstick. Even na nag-fade siya in inner part, I like it pa rin. And itong ano, concealer. Ayan siya. So, this is so concealer and foundation. It's 50-50 for me. Kasi hindi naman niya na hindi niya na conceal ang ano, ayan o, yung puffiness na nandyan sa under eye ko. So, andyan pa rin siya. So, siguro, it's better talaga yung the other corrector ang pwede kong gamitin dyan para matakpan yan. But, if ganito lang, concealer lang, hindi sapat. Nandyan pa rin siya. So, guys, ayan ang final thoughts ko. Ang dalawang product na ito, ang nagustuhan ko. And then, this one, the foundation, and then the concealer, it's a no-no for me. Kasi hindi siya tugma sa aking skin type. No, nagkikiki siya, ayan, nag-ano rin siya dito sa aking under eye. Because, it's maybe because it's matte. All I can say about this 4 products of iMagic Professional Cosmetics. Thank you so much for watching, and I hope na nagustuhan nyo ang ginawa kong video for you today, guys. And sana nakatulong itong review na ginawa ko. Don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos.